Magandang gabi sa inyo. Mayroon na naman tayong balita. Mga pinagagawa ng mga Team Abaloslos. Marami na pong umaangal. At isa dyan sa mga umaangal ay si Sandra Cam, na tila bang pinaglalaruan na ang serbisyo ng mga kapulisan sa mga pangyayari itong mga uling araw na ito. Kababayan, mga kabukid. So, panoorin natin yung mga malupit na mga banat ni Sandra Cam. Tingnan po natin, mga kababayan. Wala naman ang legal counsel ng KOJC na may nilabag na proseso ang mga operatiba ng Police Regional Office 11 sa pag-aresto kay Pauline Canada. Ito ay matapos na hindi pinagbigyan si Ginang Canada na hintayin ang abogado nito sa kitna po ng pag-aresto sa kanya. Si Paul Montibon sa detalye. Ito ang paulit-ulit na pakiusap ni Pauline Canada sa mga otoridad habang inaaresto ito sa kanilang tahanan sa isang subdivision sa Davao City hapon ng Huwebes, July 11, 2024. Sa kabila ng pakiusap ng akusado, binitbit pa rin si Pauline hanggang maisakay na ito sa mobile ng Pro 11. Patungo raw ito sa Camp Katitipan. Saan po tayo? Sa ayoko bira, namutan na akong banasa sa Katitipan. Sa mismong araw ding iyon nang matanggap ng legal counsel ng KOJC na si Attorney Israeli Tutorion ang pag-arresto kay Pauline, kung kaya't agad niya siyang nagtungo sa kampo para kumpirmahin ang operasyon. Ngunit iba ang sinabi ng nakausap nitong pulis sa kampo at sinabing wala silang alam na operasyon ng PNP. Nakatanggap ako ng text message po sa isang member po ng KOJC na nadakip daw si Ma'am Pauline Canada. And what I did was to proceed right away to Camp Katitipan, Davao City. Ito po ang center ng police offices po dito sa Davao Region. At pumunta po tayo kay General Nicolas Torre. Nag-fill up tayo ng form at nakalagay po doon sa form 3:04 PM tayo. At ang purpose, nakastate po natin to verify whether or not nasa kanila bang custody si Madam Pauline Canada. And then, naghintay po ako doon. Meron tayong kopya ng ating formal request because nag-request tayo to confer with Ma'am Pauline Canada. Pero, wala daw si General Torre doon na sa Manila at ang sabi ng kanyang secretary na police din na hindi daw totoo na nasa kanilang custody si Ma'am Pauline Canada. Agad na nagtaka si Torion dahil may katibayan sila mula sa kuha na video galing sa pamilya ni Pauline Canada sa aktwal na pag-aresto ng mga otoridad sa kanya. Nakapagtataka po ito kasi napasahan po tayo ng video na nagpakita talaga na naaresto kaninang hapon, mga 1 o'clock siguro or mga 12 o'clock ngayong araw, si Ma'am Pauline Canada. Ayon sa abogado, ikinabahala nila ng husto ang pagsisinungaling ng mga pulis taliwas sa nakitang video. Hindi raw nila maiwasang mag-isip kung ano na ang nangyari sa kanyang kliyente o baka dumanas na ito ng pang-aabuso mula sa kamay ng mga otoridad. This is really a cause for grave concern kasi nga po under Republic Act 7438 nakasaad naman po doon that the person who is detained shall be assisted at all times by his lawyer. Nag-text nga sa akin before si Ma'am upon his arrest meron siyang text message sa akin. Eh, nung tinawagan ko, wala nang sumasagot. Tinawagan ko rin si General Torre mismo. Nagpaalam ako sa kanya na kung pwede ko ba makakonfer si Ma'am Pauline Canada. Pero walang sagot. Nag-text ako. Sinabihan ko pa siya, may video po kami confirming her arrest. So I would like to request a conference with my client in accordance with Republic Act 7438. Nagsumiti pa nga sila ng formal na sulat sa tanggapan ni Torre, ngunit hindi rin sila sinagot nito. Napag-alaman na lang na ang general ay nasa Maynila na pala. Nitong umaga ng Biyernes, July 12, 2024, kasama si General Torre, nina Interior Secretary Benhor Abalos,
PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, kinatawan ng CIDG at AFP na nagpresenta sa publiko sa pagkakahuli kay Pauline Canada. Dito na natanong si Tore kung bakit hindi dumaan sa tamang proseso ang pag-aresto kay Pauline at kung bakit hindi sinabi agad sa KOGC ang pagkakaaresto sa akusado. And most probably, sinong nakausap niya, because the people who actually arrested Pauline Canada ay napakakundi lang nakakaalam. So, ang napagtanungan niya, talagang hindi alam kung sino yung, kung may operation ba o may nahuli. So, it's an unfortunate thing. Pero, well, at least alam na ngayon, ipinasama natin ngayon si Miss Pauline Canada. Or return siya sa court, na warrant. Kasama rin sa nilinaw ang tila pagkakait na makausap ni Pauline ang kanyang abogado at kung bakit hindi nito idinaan si Pauline sa pinakamalapit na istasyon ng pulis. Tugon ni Tore. I have not received any request from him. Kasi nagtatext ako sa kanya before, 3 weeks ago, 2 weeks ago. Nagtatext ako sa kanya, he never responded to me. And I thought na mali nga ang number na ibinigay niya sa akin. Ang regional headquarters is less than 2 kilometers away kung saan nagtatago si Miss Pauline Canada, kung saan siya nahuli. So, the most prudent thing to place, the most prudent place to bring her is sa regional headquarters. Kasi dinaan namin for record purposes sa Bohain Police Station. Pero at the end of the day, doon na namin pinroses sa regional headquarters kasi nandun ang ating mga facilities. Sa kabila ng pagkakaaresto kay Pauline Canada, naniniwala ang KOJC legal team na may lapses ang PNP dahil sa hindi pagsasabi ng totoo sa pag-aresto sa kanilang kliyente. Because this is a criminal offense po. Yung lawyers po nila mag-research po ng konti under Section 4 the Rob, medyo mataas-taas pa naman ang penalty po nito kung i-deny yung detained person conference with his lawyer. That would merit a penalty of imprisonment of not less than 8 years but not more than 10 years or both, or a fine of 6,000 pesos or a penalty or both. And meron pang perpetual absolute disqualification po. Mm-hmm. So sana naman po, yung fear namin kasi, baka na-torture na ito o kinukunan pa ng information bago ipakita sa akin, aba bawal po yun. Dapat at all times ang nakasaad po sa batas. Pagkadakip niya, kung mag-request yung detained person of a lawyer or for a lawyer, the police has no other recourse except to allow him or her. We didn't conduct any investigation or inquiry sa kanya. Basta sa amin, hinuli na namin siya to be presented to the court na nag-issue ng warrant. Una is, we really don't need anything from her. Sa kabilang banda, isang maanghang na pahayag naman ang pinakawalan ni dating PCSO board member Sandra Cam kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil. Ani Cam, hindi na nakakatuwa ang trato ng PNP ngayon sa mga tauhan nito. Nito lamang nakaraang araw naging sentro ng usapin ng PNP Davao Region kaugnay sa ginawa nitong mass relief sa mga pulis sa Davao, kasama na ang pagpapalit ng chief of police sa lungsod ng 3 beses sa loob lamang ng 1 araw. Nakita rin ito ang ginawang pagsalakay ng mga operatiba ng CIDG at elite force ng Special Action Force sa mga religious compound ng KOJC sa Davao City. Git ni Cam, maling gamitin ni Marbil ng DILG at ni Marcos Jr. ang mga kapulisan at mga professional soldiers sa mga pansariling interes lamang. Pinaglalaruan mo ang sistema ng mga police officers, maawa kayo. Ito ay nagsunog ng kanilang kilay na para lang nyo sumunod sa gusto nyo. Remember that military and police, Philippine National Police, are for the people. You are for the people. Hindi ito hawak ng isang presidente o isang DILG o isang chief PNP na kagaya mo. Na gusto nyong paglaruan ang kanilang mga serbisyo, nakakalito na kayo. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, nag-uulat Paul Montibon, SBN News. So ayun mga kabukid, mga kababayan, nakikita natin yung mga ginagawa talaga ng mga team
Baluslus, Team Abaluslus, Team Tambaluslus, Team Kukak, lahat na, pati si Ontiveros. So, nakikita natin yung mga kabulastugan talaga ginagawa ng mga pulis. Dahil sa ulo pa lang ay sabog na, high at bangag. So, nahawaan na talaga ang nasa baba ng mga gobyernong ito. So, naging wala na. Talagang yung mga desisyon nila ay hindi na sumusunod sa tamang batas. Wala na silang batas na sinusunod. Wala na silang, wala. Talagang sa kanila na. Kanilang desisyon na lahat ang nasusunod. Hindi na talaga sila para sa bayan. Para na sila sa kaban. Para na sa mga matataas. Para na sa mga oligarko. So sa lahat ng mga nakikinig dyan, ng mga taga-bukit, mga kababayan, nasa ating kamay, nasa ating pagkakaisa, kung paano natin tapusin ang mga timbangan. So huwag nyo kalimutang i-subscribe at i-like at i-share yung mga video ito para sa mga kababayan natin na hindi nakapanood. Salamat sa panonood, Team Kabukit.